Favor, favor. Paulipulipu. Derecho. Porque maraming lugar na mababaw dito, senyora. Baka tayo sumayad. Ay, qué calamidad. Wala namang lug dito sa bayan na ito. Para. Rima, yan eh. Oh, como? Kodali. Tapunan ninyo lugpas eh. Eh? Buwan ang sasanal na derecho magmula sa Maynila hanggang sa Laguna. Un momento, senyor Simon. Yan ay masyadong maglas. Saan tayo kukuha ng salapi? Hindi natin kailangan ng salapi, no? No. Saan tayo kukuha sa mga trabado? Saan tayo magbabayad, Sr. Tensai? Pagawin ang lahat ng mga nanggo. Sir Simo, y otra cosa, kundi sila nakasapat. Dali nga, Padre Camara. Pilitin mo tayo na walang bayad. Sabutihan nila ang gagawin. ¿Qué cree usted, Padre Sáquez? Lo siento, señor Simón, pero ojalá con opinión sa bagay na yan. Bakwala? Di ba kani-kanina lamang pinagmalaki mo sa lahat ng mga ospital at... ¿Qué quiero ser aquí? Nasa ilalim ng latigo na isang pahali, matipilin ka gumawa ang taong bayan naman ng bayan. At kung makakasin ka mga indio? Puñales! Sama si señor Simón! ¿Por qué tago sa mga indios, eh? Para ano pa silbin yung mga pahali? Kung maaaring magkimagsin ka ng mga indio. Estribor! Apok! Buenos días, Padre Florentino. Ah, señor Simón. Kayo pala. Kayo. Muy bien. ¿Cómo va la causa sobre cubierta, Padre? Sa palagay ko'y ito ang lugar na isang paring katulad ko. Sa piling ng mga hamak na nilalaki. Sa bagay. Pero, baka sabihin ng mga paring Kastila na ayaw niyo makihalubilas ko nila. Hoy, Basilio, mukhang malayo ang tingin mo. May nakikit lamang ako. Nakikita ba ang bundok na yun? Oo. Bakit? Wala. Sa tuyo, maalis ka. Ako'y darating ko.
Este, signore, magari bignomi non mi servesse. Ma forse mai. La rinicona sa bene padre Camora, anche lì non andava a chiamare, non mi ha capito, già ci paghi nulla, non ha pagato i tubi. Se bignomi non manca il padre Camora, ma poi c'è io non manca tubi, la lì c'è Anna, la servessa, marai lei che non tubi ne sa. Ma c'è sa bignomi, che c'è un padre? Allora mi manca Filippino, non andava a usare i tubi. A Cile non mandò una castina e poi. Alam niya na nga lahat. Dahil tubig ang siya pumapatay sa apoy. Kailan naman mangyari kababalagan ito? Yan ay hindi isang kababalagan sa inyo, kundi batas ng kalikasan. Bueno, señores, permiso. Parang nang mukhang konta ko. Yan ang pinakamatalik na kaibigan ng Kapitan General. Thank you.
magkakataon. Wala nang kababatid na aking paborito. Ako may siyang data. Kayo wala. Kaya ko ba na eh? Babayaan ko kayo mabuhay. At inakala kong hindi ko ipagdahanap sa huli kayo. Ang inyong kapatid na pinatay. Ang inyong inay na sira ng isip. At hindi pinagusing na susitan na yan. Pumatay niya ng pahirap. Ipinapayo ninyong magbayad ako ng renta sa aking sariling lupa. Sapagkat nagkamali kayong magbayad sa kanila nung nakaraang 10 taon. Nililimusan ko ang mga pulute upang iwasan ang kanilang pamemorisyo. Kung ayaw ko nang maglimus, makipilit ba nila ako? Ito'y naiba. Sa inyong pagbabayad, pinatunayan ninyong kanilang karapatan sa lupa. Maliit na halaga lamang. Ngunit ngayon,
20,000 piso. Maliit na alaga. Kasi laban niyo sa Misgado. At iyak na kami mananalo. Ay nataming panik. Ako ang mayari ng lupa. Lalaban ako. Lalaban ako! Thank you.
saan niya niya. Hindi po alam kung paano mo kababayad siya. Ah, madali yun. Dito ka tibira sa loob ng 3 taon. At pagsisilbihan mo ako bilang isang Alina. Malaking bahay kung siya rin, meron at yung kamaling.
Nagre-reklamo ng tinatawag ang pupuhan. Bakit hindi natin ipagamit sa kanila ang mga sabuhan? Sabuhan? Wala akong pinalas dyan. Sabihin mo lumapit sa nunsyo o sa gubernosilyo. Nakisige. Isang petisyon na bigyan ng pahintulot ng pagkala ng arma. Pamamaril. Di pwede. Yan ay pinagbabawal. Pero, Excelencia, ang ganyan na klase ng arma ay pinahihintulot sa buong ID. At pinahihintulot sa mga Pilipino magkaroon ng armas? Eh, paano kung tayo ang marinig? Petisyon delegada. Que mas? May asosasyon ng mga estudyante na humihingi ng pahintulot upang makapagbukas ng akademya ng wikang Kastila. Yan ang hindi kailangan. Huwag yung kailangan. Mayayos na mag-isay. Excelencia, alam mo muna sa petisyon na yan ay mga binata na radikal ang pananabi. O, senyor. Nagkakasasyon si Alam ni Padre Fernandez. Si Sagani ay mabuting estudyante. At ang kanyang mga kasama ay pawang marami. Sa palagay ko ay dapat pagbigyan ng mga estudyante. Kikristo, senyor. Alalahanin naman yung silensya na ang wika ay isang makapangyarihan sa lata. Pobres estudiantes. Padre Camora? Oh, naku! Ang ganda ng mga dalaga doon, siya? Oh! Alam mo ba kung sino inaaraan na namin doon? Siya? Oh, ano? Kung naman ito puro kalokohan dyan na nga. Oh, ano? Oh, ano? Oh, ano? Walang pasok ka po. Ano itong kalawa? Hindi, hindi ko makalawa. At ako. Hindi, hindi ko pasok. Pero walang pala tayo. Miss, binasa ang lista ng mga pangalan. Nalulungan ko na. At ang diksyon. Ito po sa salamin. Salamin? Ka ba ngayong hapon? Oo. Kung magpapasyon ka ba? Hindi ko magsasong papawan ito. Yes. Este, senyora. Mabuti naman. Mabuti. Hindi ka ba papasok? Adios. Nagbibigay pa ng epekto sa harapan ang mga bagay na nasa likuran. Nagbibigay ba o hindi? Silencio! Silencio!
Hindi po. Abe, iligtas mo ang iyong sarili. At iba't ibang uri ng kitab. Totoo ba yan? Yan ang sabi ng libro, pati. Bueno, hindi mo nga ibig maging mas marunong pa sa libro. Ang tinggang tuki ba ay isang metal? Yan ang sabi ng libro, pati. Ergo, ang isang salamin pugo ay salamin metal. Ergo, ang pag-uri ay patubay. Ergo, paano mo may paliliwanag iyan? Eh, alam niyo po, ang ibig kong sabihin ay... Ang ibig na hindi mo pa alam ang isin mo! Espiritu Santo! Wala kang kamumangan ay nasusunsun sa pasiha? Hindi po po. Estupido! Kung dapat itawag sa iyo ay hindi penitente, kundi Ratsido to Pwede! Tama na, Pate. Pilot to Pwede! Tama na, Pate. Wala kayong karakataw pa narinitin ako ito. Alika mo! Diyan na kayo! Filibustero!
Malinga, inuulit ko sa inyo, ng sumbong ay walang kautuhan. Ang madre superior ang kausap ko, hindi kayo, padre. Wala kami na nalaman yung sinasabi ninyo. Dinarandang ko, madre. Ngunit tungkulin ng gobyerno magsiyasa, yung totoong may isang babaeng balikomleto sa isang panganib sa inyo lahat. Ang gobyerno yung walang kapatamang imasok, kapala ka ng simbahan. Kung ngayon, dapat akong maniwala na totoo ang sumbong. Kayo'y may nililihim. Wala kang may nililihim. Narito kami lahat. Hala! Magsasak ka! Magaling. Pagpahinga na kayo. Eh!
nakikita parang tulin. Ikaw na anak ko lamang na isang baloy. Hindi ko akin, wala kong tanggaloob. Anak ng baloy! Balak ng magtapandemya. Nanguwi kang kastig. Ako nga. Kaya dapat pang... Pasalamatan? Ibig ba ninyong dagdagan ng isa pa? Ang mahigit na apat na pang-uwi kang ginagamit sa kapuluan upang lalo tayo hindi magkaintindihan. Sa paglaganap ng wikang Kastila, mapapalapit tayo sa pamahalaan at lalo tayo magkakaunawaan. At sa ginawa ninyo niya, ay para na rin yung nagkawa ng pagundad ng ating bansa sa darating pang sandal doon. Malaking kamalian. Anong ibig niyong gawin? Patayin ang inyong katangian. Ipasailangin sa ibang utak ang inyong mga pag-iisip. Lalo lamang kayo magiging tunay ng mga libe. Anong ibig niyong sabihin? Nalimutan na ninyo na ang wika ay naglalarawan sa kaugalian ng mga tao. Ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang damdamin. Ang wika ang salamin ng kaluluwa. Kapag naalis yan, ay wala na rin karapanan. At ang isang bansa ay mamamatay. May katuluran kayo, Senyor Simon. Flip, hindi natin matatalikuran ng buntag dito. Kailangan matutuhan natin ang wikang Kastila upang magpandit tayo sa inyong masa. Kung ganyan ang inyo, ay habang panahon kayo nakagapo sa kapangyarihan ng Espanya na wala na kalayaan. Yan ang inyong panimak. Subalit nasa pamamagitan lang ng pagdunong kayo malayo. Hindi mo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming balak. Kahit mo kami hadlangan. Kami magtatagumpay. Sapagkat kami nasa matuwid. Nasapan kami ng batas. Mo. Pag ikaw ay bata pa, tinan mo ang nangyayari sa mga binatang Pilipino sa Machi. Pinatawag silang mga filibustero. Wala akong pakialam kung anong itatawag sa akin. Kung matuwid at saka kabubuti ng bayan ng aking ginagawa. Pag wala akong mawala sa'yo. Pero ako, sinikado. Maniwala kayo. At pumuti ang mga buhok ninyo sa ulo tulad itong buhok. Kung puti na ang aking buhok, pangilingo ko ang aking nakaraan. At nakita kong wala akong ginawa kung tingin ko lamang sa aking sarili. Ang puti ng aking buhok ay hindi ko ikararangal. Kundi aking ikahihiya. Kaming Jesus,
Buenos días, señor Pablo. ¡Mister Daniel! Pobre joven. Hola, Quiroga. No me preparé, como usted ha dado, Marita. Pasa, pasa, Lara. ¡No, Quiroga! ¡No, Quiroga! ¡Yo te toco a los dos, que linda! ¡Qué bonito! ¿Y cómo se hace? ¿Permiso? ¿Dónde tiene? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Capitán Patillo! ¡Salud! Señor Pérez. ¿Cómo está en el negocio, eh? Señor Pérez. Hay más o menos a buen alajar. Señores, ya les decía que hoy cierro todo el negocio. ¿Cuál de pala, feo? Hasta el zapato que pasa que piensa Europa. Tu mata, hasta la gran alajar. ¿Hasta ahí con tu madre ngayon? Hay un marame en hielo de Alcarizal. Hombre. ¿Hay un pa? Na nakapagpasya ng gobernador general na lahat ang bahay na pawi ay gigibay? At ang gastos ko bago pumanaog ang mwenda. At isang buwang pagigibay ng bahay. Wait, kailan ninyo gusto ng bahay? Kaya din na ipin! Kawawa naman ang bahay. Ha? Le felicito, señor Zalae. Kayo ang verdadero negosyante sa Filipino. Eh? Muy bien, señor Zalae. ¿Por qué ya me casaba esta bobina? Porque el gobernador está muy ocupado y no puede venir. Oh, enhorabuena, Quiroga. ¿Por qué? El gobernador está convencido. Acá el ama macarón en contra de una mujer tipo filipina. Y he insinuado al gobernador que eres el hombre más adecuado a puesto. Oh, gracias, amigo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuál día la? Usted, cuentadito la oficina. Muy bien, bien. Oh, gracias. Pase, hombre, pase, pase. Son una manada de sinvergüenza. Ya no nos quieren respetar para nada. ¿No es verdad, padre? Sí, padre. Akin meron handa. Bakit siyang may akyat sa taan? Ako lang. Meron na naman tayo sa iyong matay ka na iba. Ah, pwede. Matay ka, pwede. Kasi na. Sabihin mo kung matama rin. Kawawa sa Quiroga. Bueno, Quiroga, kung talaga hindi maaari maghanap ako ng ibang butega. At ang utang mo siya na 1,000 piso sa akin ay kailangan ko ako mismo. Utang mo? Yung tao maraming utang. Yan may mayan. Yung negosyo, hapailo. Kaya utang naman pumayag ka na. At ang utang mo siya may gagawin dito. Maaari ko pa magpasok sa duwana ng paroles. Paroles? Bakal. Bakal? Kaso? Kaso? At mga piso may kano. Pwede, kam siya. Muna mo kailangan. Pwede masok na sa muli na. Pwede masok na sa muli. Pwede. Sapatos ng mga sundalong Pilipino. Ipinanganap naman sila ng unang sapatos. Kung ganyan ang kasiwerang niyo, Pilipini, huwag na rin sila bigyan ng baro. At huwag na rin bigyan ng salawat. Ano kayong mangyayari sa atin kung magkaroon tayo ng bukbong? Bukot ko ba? Ang
sa pinuno ng pamalaan. At siya na manonood. Meron. Sino sa inyo may gusto manood ng palabas? Kung po ka din siya, pwede po pa ako. Hello. Hello. One. Francisco, Bulas, kayo naman ang papatay sa lahat ng mga opisyalis ng pamahalaan. Oo, ang papatay sa gobernador. Ang gobernador, kaibigan niyo si Mon. Wala akong kaibigan, Cabeza. Ang lahat ay mga kaway. Alam ko na. Ang patok ng ganyang baril ang magiging tiyan ng Hebras. Kakalat ako ng katawan sa paligid ng tiyatro upang parayin ang sino magtakbo ng tumakas. Kayo, Kabesa, iintay niyo sa palay upang pamunuan ng mga tao ang usap sa kwarta ng mga watchmen. Kwarta? Ngunit ano magagawa natin kayo na? Laban sa napakarami sa mga salong magpustin. Huwag kayo mag-alala, Maestro. Ang mga sundalo ko sa loob ng kwarta na hindi nasisiyan sa palakad ng pamahalaan. Kundi, ayos na lahat. Ito ang kamay. Sa panggagamot. Hindi upang umutang na buhay.
sila maghimagsikan na kinakakumili kami ng papanigal. Saan ang gao? Sa mga kaway. Hindi ako maaaring kumalik sa isang tao. Wala akong matuwid. Wala akong matuwid! Ang mga mapangalipin na sinisiksik ang ating mga dugo. Tayo pinagsasamantalahan at sinasama sa mga tikayamanan na wala malamang ibinibigay ng pinakamalit. Ang paghihimagsik ay pagpapatiwakan. Himagsik na katubusan. Hindi po, Senyor Simon. Ang pag-asa ay nasa. Pagkat ang karunungan lamang ang siyang walang paglipas. At lalong upos sa sangsinukob sa loob ng ilang daang taon. Pag ang katawan ay natalit na hangot na kinalalagyan sa ngayon. Kapag ang lahat ng bayan na ipawang malalaya na, kapag wala nang alipin at humahalipin, ay wala nang malalabi kundi ang pananalig sa karunungan. At ang salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugang baliw na pananalig. Wala ka ng prinsipyo pa sarili katawahan. Nakikita kong ikaw hindi na isang Filipino, kundi isang pasabos ng Espanya. Miren! Hindi na ito! Sige. Parang alam sa makaalala niya ang nalis ang mga. Bari mo, gawin mo isang bagay para sa akin. Ano?
Kapitan ang iyong bayan na nagtulog sa sakot. Kapitan ang iyong tulog. Wala halaga sa akin ang inyong mga simulay. Ang bayan na nakapagtis sa dahan-dahan daw. Kaya mo siya magintay. Maaari mong gawing laruan ng bayan. Subalit kailanman. Hindi mo umaring gawin isang lord. Dati-dati, ang pork ngayon, para sa akin, isang pinakamagandang pork sa buong daigdig. Subalit, nakilala ko. Ay nakakainin. Para bagang may isang bagay na wala sa akin. Ikaw, Pauli. Kung wala ka, ay wala akong buhay. Wala akong family. Kung saan na nakumara, para na rin akong buhay. Madi naman kamatayan sa isang kamatayan, pag-ibig, ikaw at kalayaan. Ang mga bagay na yan ay hindi ko may pag-uwahiwalay sa aking isip. Nangangang ba ako sa'yo? Ano sa aking hiya? Ay marami ka rin pakawan? Marahil. Sapagkat si Juanito pila isang gusto niya para sa'yo. Si Juanito? Claro que no. Ito ko na ang gusto. Ay, huwag muna ako, Doña, Doña. Sorina na lang. Sorina? Anong mangyari sa akin? Ngayon pa lang ay napagkakamala na ang matumbikero mo sa akin. Talong nga nakasaysay ang pag-aaral. Ay, pera ang momento. Sabihin mo muna sa amin kung ano ating kilabukasan. Aba. Siya nga naman. Yan lang din nyo alam. Sagutin nyo ako mga kasama. Kung nililingon ninyo ang masayang buhay nating kabataan at maisip nyo ang kasalukuyan,
Sino ang iyong nakikita? Sino? Di wala. Eh, lanim-lanim nung magsalita eh. Ang paham ko. Ang mga prayan, di ba? Tama, mga kasama. Ang mga prayan, pag silang mas maliwanag, sila ang unang magbibinag sa'yo. At sila rin ang huling mag-atid sa'yo sa libina. Kaya nga, sila rin ang kababatid ng ating mga sikreto sa pamagitan ng kung kinsalan. Ngunit sila rin ang tagakay sa ating mga kinsipan. Di ba? At pag ikaw ay nagkasala, aakalin ka rin ng mga prayle pag-akit mo sa iyong pipite. Hindi lamang yan. Patay ka na, hindi pa rin hiwalay sa'yo hanggat hindi na bibintisyonan ang iyong lipingan. Ang gayon, uminom tayo alang-alang sa karangalan ng mga prayle. Sinakasin po mga kasama. Upagpatawad ng hindi ako uminom. Hindi lahat ng prayle masasama. May isang prayling labis kong iginagalang. Nakalimutan mo na yata ang tunay na sa hinong pagtitipo natin ito'y sagani. Ano ang ibig mo sabihin? Ito'y isang luksan naman. Dahil sa kamatayan naman, binabalak natin Akademi ng Kastilya, di ba? Kung ganun ay uminom tayo sa karangalan ng taong pumatay sa ating mga pangarap. Senyores, kay Senyor Simon. Yan, iinom ako. Ang karunungan ay kailangan
ibibigay lamang sa mga taong karapat-dapat magsamo. Pagkakaloob sa mga taong walang mabuting asa ay lalo lamang sasama. At bakit may mga taong walang mabuting asa pa? Sino may sad sa pangyayari? Kayo, may 350 taong nang tutulog sa akin. O kaming sumusunod lamang sa lahat ng bagay. Yan po, Drebe. Pagkaraan ng 350 taong. At walang nayari ang iskultor. Kung hindi isang walang ayos na larawan, ay lubang napakatunggap. O masama ang putik na ginagamit. Lalo pang napakatunggap ng gayon, sapagkat alam na pala niyang masama ay hindi iliwanan ng putik. At ipinagpatuloy pa ang pag-aaksaya ng panahon. Hintay, sir. Hindi mo naunawaan. Ngayon kami ay sumasayaw sa isang tuto. At ang pamahalaan ang siyang nagutos. Ang ibig niyo sabihin ay, angad ng pamahalaan ng aming ikasasama. Hindi, Saga. Ibig kong sabihin na may mga palagay at mga kautusan na inilalagda ng mabuti ang layo. Ngunit, sakit-sakit ang mga ibinubong. Dinaramdam ko, Saga. Dinaramdam ko rin, Saga. Hindi mo pa ako nasasagot. Maupo ka muna. Ngayon, alam mo na ang hanggaan ng aming tatay ko. Ano talaga ang ibig ng mga nag-aaral na huwag namin para sa kanila? Ang kami mag-aaralan sa kalayaan ng aming pag-aaral. Para na rin hiniling ninyong kami magpatiwakan. Hindi po. Iyon ay pagiging kami paraan upang huwag kayong masagas at maduro. Alam mo na marahil na hinuli lang iyong mga kasama. Kailangan mo sa pagiging.
sa inyo na paghihita, ang dalawang pinakamayamang ang kandito sa Manila. Masarte ka na talaga. Eh, alam mo, Simon, hindi ka lang magaling na negosyante. Hindi siyang bakulsa yung nakasado. Interesan yung direksya-reksya. Siguradong ikaw nag-uta kay Pelayas upang mabili niya ang bahay na nasira ng kapinansyako. General, at siya rin nakiusap kay Tonyo Victorina upang payagan ang kanyang pamangkin ng makasal sa aking anak. Excelencia. Okay. Kaya pala? Excelencia, may utos kayong palayanin lahat ang mga estudyante maniban lang sa isa. Si Basilio. Si Aure. Yaw, Aure. Ngunit hindi ata makatarungan ang pasya ninyo. Ano ba ako? Ni hindi dumalong binata niya sa bangkete ng mga estudyante. Ha? Ngunit may mga mapanghimagsik na kasulatan na pagpuan si Silvio Basilio. Dari ka pala, tinitiya ko sa inyong nasagot lang binata niya. Pinalanda ko. Ngunit, yari na aking pasya. Kung gayon, mapipilit na akong dalhin ang kasong ito sa Espanya. Kayo po, Senyor. Mayayos na buko. Buka sa buhati. Adios. Simon, sadali lamang. Simon, hanggang kailan mo gustong igilid sa bilangkuhan ng pasilyo niya? Ang ilang araw pa, Excelencia. Basilio sa taka magsisisi. Saga na nga isang nalog sa kanya. Susubat. Ang huli! Magandang umaga po, Padre. Ano ba yung pabilin ko sa inyo? Simuli po, Padre. May pakikiusap sa inyo. Na-arabi yan, Ina. Hindi po kay Basilio. Dito bilang buo po siya. Thank you.
ang kulang naman doon pang ito sa pamamagitan ng aking Thank you.
iniwanan din ako. Nangako ako. Siya naman ang may-ari ng aking puso. Gano'n ay sinundyo. Pamangkin lamang ng isang paring Pilipino. Ando, si Juanito, si Lindo, hijo de Espanyol. Yan lamang, konti yung kuba sa likod. Pero, mucho dinero, sino titingin mo? Susukat ang mga. Tugis ng pamahalaan ay magsisilabas na may sandata at magkikisama sa akin sa pangasunin ng sila. At kayo, maestro, ay matungo sa batigan ni Quiroga at kulang mga baril. Matay mo lahat. Indio, mistizo, ite, kastila, ang lahat ng matagpuan na walang lakas ng lawa. Kinakailangan pag-uway ng libi. Libi-libi ang mga mamatay. Nadadamit pati ng mga walang kasalanan. Ulit, Maestro, anong kamatayan? Anong kabuluhan ang kanilang pagkamatay? Tatapos na ang kanilang paghihirap. Hindi sila mga nagparapatamot pa siya. Sa kinabukasan at katapos ng Amerika. Hindi ka ang Diyos, Senyor Simon. Maestro, ang mga mantuan ay walang iyaan na kundi. Mga ilipin. Ano sasabihin ng buong mundo? Sa harap ng ngayon pagpatay. Ang mundo ay masayang pagpatay. At bibigyan ang katawiran ng sanang mapagsip. Ang Europa ay pumalakpak. Ang mga bansa sa kanduran ay pumatay ng pangaw-angaw na insyo sa Amerika. Ang Europa ay pumalakpak. Ang umbara ng Portugal ang mga punong bulukas. At pumalakpak din ang turugin ng Inglaterra ang mga liping likas sa Pasifiko. Di ba? May katuliran tayo. At saka anong kwento sa akin? Ang malapakman o pungula. Ang mundo niya na hindi nagdaramdam. Marinig malamtay ng mga mahirap. At sinitsa ko sa inyo na bukas ng gabi ang kakalabik. Ang gayon na rin. Ang kabukas ng gabi. Amen.
Elias. Yung anak na wakas talo. Mula kisuto niyang iba. Maraming salamat sa iyo. Oh, bakit? Yang ni nating pa. Ah, nagdano muna sila sa kolta at nagpatlukan ng retrato. Señor Simón, su bahía no tiene sal. ¿De la bañada? De la puña, maestro. Aquí no se me da la cosa, no se puede andar. Un poco, cabeza. Siento haber llegado tarde, yo tengo tantas cosas que hacer. ¿Qué iba a caer demasiado tarde, gobernador? Cayó tiempo de caer. Vamos arriba, vamos arriba. Más de cinco y se venga, Salud, Buda. Adiós, padre. Es que no me ha pasado en vaga idea. Es posible, señor Milay. ¿Qué es lo que quieres?
naman. Ilang oras na lang ay wala naman.
magtiwala kung meron si... Meron. Ngayon. Sina? Patatawarin kayo ng Diyos, Ginoong. Ibarra, siyang sumira sa isa sa inyong mga bata. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sa alam niyo eh, kalooban niya, nakapayat, patuloy sa kalagayan, kinasasaktan niya sa ngayon. Walang sino mang nakatatalos ng kanyang kalooban. Ngunit dapat ninyong malamang ang Diyos ang katwiran. Katwiran? Pero kaya sa akin, marahil ay sapagkat inili ninyo isang parang hindi niya matatangkayunan. Ang karangalang pagliligtas sa isang bayan ay hindi kakampi ng isang katulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung balang araw, ang ating bayan ay magiging malaya, ay hindi dahil sa masasamang hilig at pagkakasa. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan, at ang kabanalan ay pagtitiis at pag-ibig. Bago nating hangaring makamit ang kalayaan, ay kailangan munang patunayan natin sa ating mga puso na tayo'y handa na sa pagsasarili. Kalayaan. Ay kinakailangan. Ipakipaglaban. Kung walang dakilang at hikahin, ang isang revolusyon, magtagumpay man ay isang kabiguan. Sapagkat ano ang halaga ng kalayaan? Kung ang mga alitin sa ngayon ay siyang magiging maninil bukas. Para lamang natin nilagot ang salikalang nakakapusapan upang palitan ng higit pang magibay. At marahil ay lalo pang matama. Lalim ng tagap, kapag kakailanganin ng tanalo ng mga tao para sa isang pananap dakilang layo. Nasa ang kayo, mga kapataan, na maglalakin po ang sandali sa siglahan alang-alang sa kabubuti ng ilang bayan.